Guys, type na po. Konti na lang po. Ibibigay ko pong bagong lapas kong t-shirt. Kulay blue o black. Free lang sa inyo ibibigay ko, pero one thing, subscribe kayo. Bago magtapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong 2022, asahan raw ang mas marami pang makukumpletong imprastruktura sa ilalim ng Build Program. Samantala, nasa 88.6% na ang project progress ng Cavite Laguna Expressway subsection. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita live. Jason. Troy, inilahad ni Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar na maraming proyekto ang aasahang makukumpleto ngayong taong 2021. Sunod-sunod, may sa Bulacan, meron tayong Plaridel Bypass, malapit na po. Yung Marawi Road Network, ginagawa na rin po. Mga, sa EDSA decongestion, sunod-sunod po ang delivery ng mga projects sa EDSA decongestion, yung bridges across Pasig, yung tatlo by this year. Pati yung NLEX-SLEX connector by this year also. So marami po, maubos ang oras natin kung babanggitin ko lahat, pero marami pong mga projects tayo sa buong Pilipinas sa build na tatapusin this year. Ayon kay Secretary Mark Villar, asahan ng mga mamamayan na bago magtapos ang Duterte administration ay makukumpleto at fully operational na ang marami sa mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng build program. Ikinukonsidera ng kalihim ang 2021 at 2022 na mga makasaysayang taon para sa infrastruktura. Masigla po ang build at gagawin namin ang lahat para lalong bumilis ang amin mga project, especially since kailangan din ng malaking job generator po ang build. Kaya kailangan talaga natin i-double time ang construction, hindi lang para matapos yung project, para din maka-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. Kasabay ng iba pang proyekto sa ilalim ng Build Program, personal na ininspeksyon ni Secretary Villar ang Cavite Laguna Expressway Subsection 5 kaninang umaga. Ang Calax Subsection 5 ay may habang 7 kilometro na target na bubuksan sa ikalawang quarter ng taong kasalukuyan. Saklaw ng Subsection 5 ang 7.2 kilometrong link mula sa Santa Rosa-Tagaytay Interchange hanggang Silang East Interchange. Kasi yung Calax sa ngayon hanggang Laguna lang. Ngayon, hanggang Cavite na yung Calax. So, makakatulong din sa mga taga Cavite, pati yung mga through-in-through traffic. So, Aguinaldo sa major road. Pag natapos po itong Silang East Exit, malapit na po tayo sa Aguinaldo, magkakaroon ng maraming options ang ating mga motorista. Inaasahan na ang kabuuang Cavite Laguna Expressway ay magbibigay daan sa higit 50,000 motorista kada araw mula Laguna at Cavite. Ang 35.43 bilyong proyekto na ito ay inaasahang paiikliin ang travel time sa pagitan ng Cavitex at SLEX sa loob ng 40 minuto mula sa kasalukuyang 2:00 PM. Troy, sa gitna nga ng pandemya na kinahaharap ngayon ng bansa ay patuloy ang konstruksyon ng mga proyekto na bahagi ng Build Program ng Duterte Administration. Ito ay para mabigyan ng maayos na pamumuhay ang mga mamamayan at layong palaguin ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastruktura. Troy? Jason, isa nga sa mga issue ngayon no, is yung mataas na unemployment rate sa bansa dahil sa pandemya. Sa build project ba ng pamahalaan, marami ba itong nabigyan ng trabaho? Yes, Troy, magandang tanong yan. Isa nga sa benepisyo ng build program ay ang pagbibigay o ang paglikha ng mga trabaho habang isinasagawa ang construction. Ayon kay Secretary Villar, nasa 20 to 30% ng budget ay napupunta sa labor. Kaya marami ang nabibigyan ng trabaho. Kaya pinipilit talaga ni Secretary Villar na i-prioritize ang mga flagship projects, lalo na ngayon sa mga na naharap sa pandemya ang ating bansa. At marami ang nawalan ng trabaho. At sa pamamagitan nga ng build program ay marami ang mabibigyan ng trabaho. Troy? Maraming salamat, Jason Rubrico, para sa iyong balita.